Good morning! Nagluto pala ako ng nilagang kamote at saka mismo na may itlog. Nakakatuwa nga yung manok ni Lola, napisa na pala yung mga itlog niya, bali ang dami niyang mga sisiyo. Doon kasi siya sa bubong ng itlog, tsaka doon na rin siya naglimlim, tsaka doon na rin napisa yung mga itlog niya. Habang inaantay ko ngayong lulutuin ko mismo, ito muna ang ginawa namin ni Yuki. Tinanggal muna namin yung mga nakaharang na semento dito sa pinagtaniman pala namin dati yan ng mga Chinese na piacar or singkang, mga kamatis at iba pa yung mga ampalaya. Tumubo pala yung onion spring na nandoon na tinanim ni Lola, kaya naman iluluto ko na rin, sasabay ko na rin sa pagluto. Sayang din kasi sakto naman dumating si Tita Michelle, kapatiran pala namin siya sa simbahan. Bumili pala ako dun ng patola, ng apple, ng peras. Ang tinda lang kasi ni Tita Michelle ay prutas at saka mga gulay. Wala siyang mga isda, manok at saka karne. Ito na nga nabili ko, isang pack ng apple, 60 pesos. Itong peras, 40 pesos naman. Ito namang kamote, isang kilo, 40 pesos. Ito namang patola, 20 pesos. Dahil nakabili ako ng patola, wala naman akong pansahog. Bumili muna kami sa tindahan ni Yuki. Napadaan naman kami dito sa kabilang bahay. Hihingi muna daw kami ng bulaklak. Bumili lang kami ng mispa tsaka ng itlog. Tapos nagpabili din si Yuki na isang pirasong lollipop niya. Pagkarating naman namin ng bahay, kumuna ako ng sibuyas at saka bawang. Magluluto na rin kasi ako. Hinugasan ko na muna pala yung onion spring tapos nag-ayat na rin ako ng dalawang perasong bawang. Ito nga palang lulutuin ko, wala pa sa 100. Ito nga palang kamote na binili ko, kalahating kilo muna yung inuluto ko, 8 peraso, pakukuluan ko lang. Naisip ko kasi masarap yung paris ang kamote sa may miswa. Kahit na hindi na nga kayo magkanin ay mabubusog na talaga kayo. Di ba nga ang kamote ay mabigat din sa ating tiyan? Kaso lang handa ka rin sa panayutot mo. Pagkasalan ko naman ng kamote, binalikin ko na itong ginagayat ko. Nagayat na rin ako ng isang perasong sibuyas. Alam niyo ba, di ba kahapon may sipon si Yuki kagabi, talaga hindi siya nakatulog ng maayos. Kaya naman maganda itong soup na to is makakatulong din sa kanya para lumakas lalo yung katawan niya. Bininahan ko na rin para siya ng prutas, yung peras at saka ng apple. Wala rin kasing katkat, gusto ko rin sana yung orange. Sobrang masarap din kasi ang katas nun. Ito nga palang patola or kabatiti pala ang tawag namin dyan sa mga Ilocano. Dati nagtatanim din kami dyan sa bahay. Ganito ko lang pala siya balatan. Para ang pangbalat niyan yung parang matulis-tulis na balat niya, yun lang ang tatanggalin mo. Kumbaga hindi matatanggalin lahat ng balat kasi masustansya din yung balat niyan. Tapos hati-hatiin ko lang siya na maliliit. Buti nga, pinalampot ko talaga ng maigi niya para makakain si Lola at si Yuki. Nagustuhan naman nila yung luto ko for today's video. Alam niyo, sa totoo lang, lahat ng niluluto ko, parang first time ko lang ito lutuin. Pagkagayat ko na nga itong patola, inugasan ko na nga. Ito nga pala ang mga sangkap ng miswa na may patola. Itong miswa, itlog, sibuyas bawang, patola. At pagkatapos ko na nga ihanda yung lahat ng lulutuin ko, tinignan ko rin itong kamote kung malambot na siya kasi medyo matigas pa. Mga ilang minuto ko pa siyang pakukuluin. Kayo din ba? Mahilig din ba kayo sa mga simpleng pagkain lang? Katulad yan, kamoting nilaga, nilagang saging. Ito nga tatlong itlog ay binasag ko na tsaka binatil-batil ko na. Ang bili ko pala dyan sa tindahan, 10 pesos isa. Yung miswa naman, 2 peraso, 12 pesos ang isa. Sakto naman yung aking kamote ay luto na rin. Hahanguin na rin natin siya. Tapos, isasalan din natin yung kawali. Kulay dilaw pala yung kamote na nabili ko. Masarap din yung kulay violet. Kaso wala palang tinda si tita ng ganoong kulay na kamote. Kaya naman pagkasalan ko naman itong kawali, naglagay na rin ako ng mantika. Pagkalagay ko naman ang mantika, nilagay ko na rin itong sibuyas bawang at saka yung onion spring. Hahalo-haloin ko lang siya. Si Yuki naman pala naglalaro lang siya sa may likuran ko. Nilalaro niya at tadyaan yung parang baso, nilalagyan niya ng tubig. Kapag luto na ang bawang, sibuyas at saka yung onion spring, saka naman natin itong ilalagay itong patola. Yung patola pala ipalalambutin lang natin ng mga ilang minuto. Maglalagay din pala tayo ng tubig, yung parang kal lang siya, yung katamtaman na tubig. Ang gagawin ko lang pala sa kamote, ididrain ko na rin siya, palalamigin ko na rin siya kasi pwede na rin siyang kainin. Habang iniintay na nga namin yung gulay, gusto ko na rin siyang tikman. Pagkatapos ko naman mag-drain ng mga kamote, ito naman na okay na ang ating patola. Malambot na rin yung patola. Tinitignan ko talaga kung malambot siya maigi. Kapag malambot na nga itong patola, ilalagay lang natin itong 3 pirasong itlog. Saka ko lang hahalo-haluin. Isusunod ko naman dyan yung 2 pirasong miswa.
Nagdagdag din pala ako ng tubig kasi parang sinisisip na miswa yung tubig o yung sabaw. Masarap din kasi yung may sabaw, hindi yung kansya matigas or hindi siya nasisipsip yung kanya sabaw niya. Kapag okay naman na ito at may tubig na at saka katamtama na yung tubig, saka naman tayo magdagdag ng pampalasa. Ang idadagdagdag ko lang palang pampalasa ay asin at saka ng paminta. Ang pwede nyo pa palang isahog dyan, masarap din yung giniling o kaya naman manok. Depende sa inyo kung ano yung available ninyong pansahog na nariyan sa inyong bahay. Pagkaraan nga ng ilang minuto mga mare, ay luto ng ating miswa na maitlog. Kain tayo mga mare! Pwede nyo siyang subukan, mas madali lang naman siya lutuin. Kahit mga ilang minuto is maluluto na siya. Sobrang healthy pa tsaka magugustuhan ng mga baby or mga bata. Natuwa nga ako kasi nga si Yuki itong pagkain niya ay nabubus niya talaga. Kasama pa yung mga gulay o yung mga patola kasi malambot lang talaga. Thank you and God bless you sa ating next video. Follow me!